Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Kontrobersyal pa din hanggang sa ngayon ang pangalan ni Mayor Alice Go na mula sa lalawigan ng Bamban, probinsya ng Tarlac. Hindi pa rin kasi malinaw hanggang sa ngayon ang kanyang totoong pagkatao, lalo at iba ang mga sinasabi nito kumpara sa mga nasasaad sa ilang mga dokumentong hawak ng ating mga senador at mga mambabatas. Kahina-hinala ang kanyang pagkatao mula sa kung saan talaga ito nag-aral hanggang sa kung saan nga ba nagmula ang kanyang mga ari-arian at pera. Naging laman siya ng mga balita mula nang masangkot ang kanyang pangalan sa illegal na operasyon ng isang pogo hub sa kanyang mismong nasasakupan sa Bamban sa Tarlac. Pero makailang ulit na ding sinabi ni Go na hindi ito konektado sa kahit anumang klase ng operasyon ng pogo sa bansa. Una na rin sinabi ng alkalde na ang pinagkukunan nito ng yaman ay mula sa kanyang mga family business at isa na nga dito ay ang kanilang poultry farm sa Tarlac at hindi umano galing ang kanyang pera sa mga illegal na transaksyon ng Pogo Hub sa kanilang lalawigan. Subalit sa ginawang panghahalungkat sa naturang Pogo Hub sa Tarlac ay karamihan sa mga papeles at dokumentong natagpuan ng mga otoridad ay nakapangalan lahat kay Alice Go at nakapagtataka din nang mismong Pogo Hub ay nasa mismong likod lamang ng munisipyo ng Bamban kung saan doon nag-oopisina si Mayor Alice Go. Tila isa itong paraan ng alkalde upang masala ang lahat ng mga papasok sa naturang Pogo Hub dahil dadaan muna ang mga ito sa kanyang mismong munisipyo. Isa pa ngayon sa nagiging usap-usapan ay ang pagkakaroon naman ng relasyon ni Guo sa isang alkalde sa Pangasinan. Ang pahayag na ito ay mula mismo kay Senador Jinggoy Estrada na ayon sa kanya ay galing umano ang impormasyon mula sa isang very reliable sources. I just received a very very reliable information that her partner is a public official. Sabi ng mayor ng isang maliit na bayan sa Pangasinan. And according to my bubuit, siya yung nagpapatakbo ng Pogo operations ng owned by allegedly kay Mayor Alice Go doon mismo sa Bamban. Hindi man pinangalanan ni Estrada ang naturang alkalde, sinabi nitong kasalukuyan itong nakaupo at kung tatanungin siya ng Department of Interior and Local Government ay handa naman umano siyang sabihin ang pangalan ng alkalde. Ang alkalde din umano na ito, nakarelasyon ni Guo ang siyang nagpapatakbo ng operasyon sa Pogo Hub na nakapangalan kay Alice Guo sa Tarlac. Matatanda na tinanong na noon sa Senado si Guo tungkol sa kanyang karelasyon subalit marin niya itong pinabulaanan at wala umano siyang ka-live-in partner na nagpapatakbo ng Pogo sa Bamban. Pinagpipilitan pa rin ng kampo ni Guo na wala itong kinalaman sa anumang Pogo operation sa Pilipinas. Hindi rin daw dito nagmumula ang kanyang ari-arian at hindi nasakop ng jurisdiction ni Guo ang mga Pogo. Sa mismong mga negosyo muno ni Guo, nagmumula ang pambili nito ng kanyang mga ari-arian. Kung matatanda ang muli, napag-alaman na nagmamay-ari si Guo ng isang chopper, isang Rolls Royce at mga magagarang mga bagatalahas, kaya nakapagtataka din kung paanong ang isang magbababoy ay nakakabili ng ganito kagagarbong mga kagamitan. Gayong hindi niya alam at litong-lito siya kung sino ang kanyang mga magulang para siya isuportahan. Umubos din siya ng mahigit kumulang 1,000,000 piso noong panahon ng kanyang pangangampanya sa Bamban Tarlac taong 2022. Upang kahit paano ay magkaroon tayo ng ideya kung paano nga ba mamuhay ang isang Alice Go sa isang araw, gumawa ang GMA Public Affairs ng isang video na A Day in a Life with Alice Go. Halina't sabay-sabay natin itong panoorin. Magkatrabaho po muna ako. Pagkatapos ng meeting natin, dadalhin ko po kayo sa marketing ko kung saan po tayo nagbebenta ng mga pabi. Thank you. See you later. Hi guys.
guys! Andito naman po tayo ngayon sa chicken farm natin. Pagpasensya nyo na po, hindi ko po kayo pwedeng dalhin doon sa pig farm, doon sa Bobby, kasi meron po tayo ngayon threat ng ASF. Baka mamaya tamaan po yung baboy natin, kaya pagpasensya nyo na po, hindi po tayo makarating sa piggery. Dito naman po tayo sa chicken farm po natin. Routine ko rin po na iniikutan po yung mga piggery natin, kasi kahit na meron po tayong election, inaalalayan din po at gusto ko rin po nakatutok pa rin po tayo sa negosyo natin. At dito po sa chicken farm natin, makikita nyo po ngayon medyo konti na lang yung eggs na andito sa tray kasi medyo pahapon na po. Pag umaga po, mas punong-puno po sila. Meron po tayo dito 130,000 heads po na chicken. 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 Ang kulay ng itlog nila, puti. Nag-iisip nga ako kung pwedeng gawing pink eh. Alam niyo po ba, bawat 100,000 pirasong manok, nagkakaroon po tayo ng laying rate po ng mga nasa 85%. So bawat 100 po na manok, kada araw, meron po tayong 85 pieces po na itlog. Ito po sila. Kumain po tayo ng maraming itlog, kasi ang itlog po, masustansya po talaga. 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 Chiring! 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 Guys, alam niyo po ba, mga chicken po natin, kumakain po sila average ng 110 grams na feeds a day. So, bawat isang manok po, 24 hours pala sila kumakain, at libitum, average po, isang araw, 110 grams ang kinakain nila, bawat isang hen. Tapos po, ang laying rate po nila is nasa 85% pa rin po sila as of the moment. Pag medyo pa-peak po, umaabot po tayo ng 92%, 90%. Pag medyo tumatanda na po sila, medyo pababa na po yung laying rate natin, pumababa po sila ng hanggang as low as 70% or even lower. Kaya every now and then po, nagpapasok po tayo ng bagong manok, bagong inahin, para ma-maintain po natin yung performance. Ito po yung eggs natin, mumili po tayo ng maraming itlog, kumain po tayo ng maraming itlog. Next time po, pagka may vaccine na po for the ASF, dadalhin ko naman po kayo sa piggery. Kasi ngayon po may threat, baka tamaan po tayo ng ASF, kaya hindi ko po kayo madala sa piggery. Dito naman po tayo muna pumunta. Sa susunod ko pong vlog, may papakita pa po ako sa inyong iba naman. This time po, chicken po muna tayo. Andito naman po tayo ngayon sa ating grading area for the eggs. Dito po natin titimbangin ang mga itlog po natin na galing po sa loob ng farm, yung mga chicken eggs po natin. Iniweigh po natin kung ano po mga timbang nila. Let's go! Trabaho po muna tayo! Ito po ang kiwi. Kiwi po ang pinaka-smallest. Tapos we have extra large. Tapos meron din po tayong large egg. Meron po tayong medium. Meron po tayong small, 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 small. Ngayon po, medyo mainit po ang panahon, kaya karamihan po ng production natin ay small. Tignan nyo po, mas marami po yung small, mas konti yung medium and large, kasi mainit po yung weather, so yung manok po hindi po kumakain ng maayos, kaya pangit po yung kanilang, kaya pangit po yung kanilang production. Ito po ang ginagawa natin dito sa chicken farm natin. Nag-grade po tayo ng egg according to their weight. Iba-ibang timbang, iba-ibang category. Meron tayong peewee, meron tayong extra small, small, medium, large, and extra large. As of the moment, ito lang muna gagawin natin. At sa susunod po, dadalhin ko po kayo sa ibang lugar naman po para makita nyo po ang mga ginagawa ko po sa mga negosyo po natin. Hi guys! Uwi na rin tayo ngayon yan sa Bamban kasi meron pa akong caucus meeting mamayang 7 o'clock sa Barangay VDR. Samahin niyo po ako. Pero sa ngayon po, uwi po muna tayo sa Bamban at para makapag-prepare din po muna tayo ng konti. Maraming maraming salamat po at sa susunod po, sa ibang lugar ko naman po kayo dalhin.
Bye-bye! Bye-bye, chicken! Bye-bye! Bye-bye, everyone!